how to use guidelines in lettering. Tools and materials needed: T-square, set of triangles, mechanical pencil, eraser, masking tape, and bond paper. Procedures. Number 1, set up drawing paper. Sa pag-setup ng drawing paper, make sure na ang T-square ay parallel sa bond paper. Bago idikit ito, gamit ang masking tape. Number 2, draw 2 horizontal lines for capital letters. Ang unang linya ay cap line at ang pangalawang linya naman ay baseline. Ang cap line ang nagsiset ng limit ng height ng capital letters while ang baseline dito nagre-rest ang mga letters. Number 3, create single stroke Gothic letters. Tandaan na sa paggawa ng guidelines, dapat manipis lamang at malabo ito. Sapat lang na hindi nito masasapawan ang lahat ng letter o letrang ating gagawin. Guidelines for lowercase letters. Number 1, draw 4 horizontal lines. Ang unang linya ay top line. Ang pangalawang linya ay waistline. Ang pangatlong linya ay baseline. At ang pang-apat na linya ay drop line. Ang cap line ay tulad lamang. Ang top line ay tulad lamang ng cap line. Ito ang nagsaset ng limit ng height ng ating capital letters at ang waistline naman para sa mga small letters. Ang baseline, dito nagre-rest ang lahat ng letters except sa mga letters na kagaya ng letter G, Y, at J. Dito naman sila nagre-rest sa drop line. Number 3, create single stroke Gothic letters. Tandaan na para maging maganda yung letra na ating magagawa gamit ang guidelines ay dapat masusunod natin yung mga ito. So, dapat susundin natin yung height ng mga guidelines para uniform yung height ng ating letters at maganda itong tingnan. Mga dapat tandaan sa paggawa ng guidelines. Una, panatilihing pantay ang linya gumamit ng ruler o T-square. Pangalawa, kailangang manipis at malabo lamang ang mga linya ng guidelines. Para sa mga beginners, maaaring gumamit ng hard pencil gaya ng mga lapis na may grade na H, 2H hanggang 6H para mapanatiling malabo ang mga linya. Number 3, isakto ang mga letra sa taas at laki ng guidelines. Number 4, enjoy and keep practicing. Malaki rin ang maitutulong kung may kaalaman ka sa proper order and directions of the strokes ng bawat letra at number. Thanks for watching! I hope na may natutunan ka at magamit mo ito sa iyong aralin.